Okay, dumating na rin po sa house sa wakas, galing pong nag-grocery, no? At kanina pa po ako, bago ako umalis, kanina pa po ako atat na i-vlog ito. Lalo po ang devotion ko this morning. Tignan na lang po natin yung mga keywords, sapagkat dun sa mga keywords, makikita po natin yung sustansya ng verse. Okay, unang revelation itong mismong vlog natin ngayon, itong ating episode ngayon, tungkol sa resting. Pag sinabi mo kasing resting, iba ang nasa isip natin. Rest in peace. Resting place, no? I'm not talking to that. How about resting in Jesus? How about resting in His love? How about resting in His grace? Kaya mga born again Christians, mga born again believers, especially those born again believers na talagang swak na swak sa grace, sila po yung nakababatid ng revelation ni Jesus. Sa bawat araw nung pangako niyang, I will never leave you nor forsake you. Okay, let's begin. Ito po ay matatagpuan natin sa John chapter 6 verse 11. Nag-iisang verse lang po ito eh. Napakayaman po nito. At kanina po habang wow, ako ay talagang napapawaw while writing this. Ito po kasi nung ang Panginoon ay nagparantanda po ninyo, siya po ay nangaral sa isang bundok and then nakita niya maraming tao. Then inisip niya, sabi niya, sinabi lang pala niya, sorry, paano natin sila papakainin, Philip? Si Felipe. Tinanong niya si Felipe. Sabi ni Felipe, naku, maski pagsamasamahin natin mga ganito ganyan, mga ganito ganyan makita, hindi mapapakain ng ganyang karaming tao. Hoy, si Felipe, nagkakamali siya. Ang nagtanong, nakalimutan niya ang God of Gods, ang Diyos ng mga Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Nakalimutan niya, nakasama niya si Jesus, no? So, minsan ganun din po tayo. Nakakalimutan natin through the things na nararanasan natin on a daily basis, nakakalimutan natin na ang God of Gods na si Jesus ay kasama natin. At nakalimutan niya mismo sino yung nagtanong. You know what? Sabi ng Bible, ginawa yun ng God of Gods na si Jesus para itried si Philip, para subukan lang yung pananampalataya ni Philip. Sinubukan lang niya. Pero siyempre bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, God, the God of Gods, alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Okay, inom lang po ako ng Coke Zero. Mainit po sa labas. Okay, so ito po siya. John chapter 6 verse 11, salin ng New International Version, of course. Okay. Hope makuha niyo po yung sustansya ng revelation because I really tried to make this, you know, clear to each and every one of you, to each and every one na talagang gustong makita yung kung gaano kalawak ang biyaya ng Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin, mga born again Christians. Okay. John chapter 6 verse 11. Jesus then took the loaves. Wow. Gave thanks and distributed to those who were seated as much as they wanted. Diba? Sabi niya, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. Pero tignan niya yung position nila. Ano sila? To those who were seated. Nakaupo. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, bago niya paramihin itong loaves at saka itong mga fishes na to, ang sabi ni Jesus, paupuin ninyo sila. Ibig sabihin yung pag-upo, ito po ay gesture of rest. You are resting. Seated to those who were seated as much as they wanted. Pinarami niya yon. Pinarami niya yung loaves, tapos dinistribute niya to those who were seated. And they ate as much as they wanted. Alam mo pala, kapag ka hindi mo pala pinagtrabahuhan yung mga bagay, ito ay uunlad, ito ay dadami. Kataliwas doon sa turo ng mundo, masipag ako, maabilidad ako, ang ending no ng papuri o ang credit sa kanila. Don't get me wrong, ako po ay hindi tamad na tao, no? Ako po ay talagang hindi ako pwedeng walang ginagawa, no? Pero ang ibig sabihin ng seated dito, you are resting. Ibig sabihin ng rest dito, pinagkakatiwalaan mo si Jesus sa lahat ng bagay. Okay? Halimbawa, tulad nito, paano nga mapapakain ang mga ganong karaming tao, ika,
tanong ng Panginoong Heso Kristo kay Felipe, naku, Panginoon, kaysa pagsamasamahin man ng ganito ganyan, nakalimutan niya ang God of God sa nagtanong. Sinusubok lang siya eh. Sinusubok lang siya, hindi ba? Kaya, ayun. Tingnan mo, I liked it. And distributed to those who were seated as much as they wanted. Ibig sabihin nun, if you will rest in Jesus, hindi ka magkukulang ng kahit ano. Amen? Makukuha mo lahat ng gusto mo, ibibigay niya lahat ng pangailangan mo as much as, ano? As much as you wanted. At kung tutuloy mo yung verse dito sa verse 12, at nakabuo pa ng 12 basket. Sapagkat sabi ng Bible, because Jesus said, I don't want anything to be wasted, sabi ni Jesus. Ayaw niyang may mga wasted na mga tinapay o mga isda. Okay, he will give you as much as you wanted, but Jesus don't want anything to be wasted. Again, Jesus wants to give you as much as you wanted, but he don't want anything to be wasted. Gusto ng Panginoong Jesucristo, lahat ng ibibigay niya sa'yo, walang masasayang. I-bless ka ng Panginoong Jesucristo para yung pagpapala dadaloy din doon sa household mo, doon sa mga aso mo, yan, di ba? Doon sa mga nasasakupan mo, na mga... Yeah, gusto ng Panginoon, bless. Because once you bless someone, once you bless anyone sa Quiapo, sa Raon, alam mo naman, dyan sa Quiapo, dyan sa Raon, ano? Pag napapadaan tayo dyan, marami mga, you know what, mga, syempre, mga humihingi, bibigyan natin yan. Sapagkat natutuwa naman ng Panginoon, hindi tayo nagbibigay para pagpalain tayo. You know what? Nagbibigay tayo kasi, bless na tayo. Paano ka naging blessed? Because we are seated. We are sitting. We are resting. Alam niyo kung babasahin niyo sa aklat ng Colossians, nakalagay, we are seated with Christ in the heavenly realms. Eh, yun ang ating gesture. Ang gesture ng Kristiyano ay nakaupo. Hindi yung stress, hindi yung kung ano-anong iniisip. You know what? Ayaw ng Panginoon Jesucristo yun. The gesture of a true believer is to believe fully, F-U-L-L-Y, fully in Jesus, that Jesus will provide. Okay, so tanda po ba ninyo ng Old Testament? Ang Panginoong Jesucristo ay nagpaulan ng mana sa mga Israelita. Sabi ni Jesus kay Moises, Moises, sabihin mo sa mga Israelita, na ang kanila lamang itatago ay yung para sa isang araw. They only have to consume something for the day, sabi ni Jesus kay Moises. Opo, Lord Jesus, sabi naman ni Moises. Pero ang ginawa ng ibang makukulit na Israelita, pasaway. Nagtago sila ng para sa susunod na araw, para sa susunod na buwan. Ibig sabihin, tanda pala yon ng kawala ng tiwala sa God of Gods na si Lord Jesus Christ. So ano po nangyari? Yung kanila mga itinago na mana, yun, inamag. Inamag. Nabulok. Diba? So, ayan po ang katumbas ng hindi pagtitiwala kay Jesus. Ngayon, isa pong gusto kong tanongin sa mga sarili natin, mga born again believers na katulad ko, no? Nagtitiwala ba tayo kay Jesus na Jesus will provide everything for us on a daily basis? Ang pinakamas matinding tanong, nagre-rest ba tayo sa Kanya? O nai-stress tayo? Ano po ba? You are the only one who can be honest to yourself. You know, anyway, you know what's really inside of you and you can have a proper answer to that. Nagre-rest ka ba o nai-stress? Ayon. It's a good way to end this episode by asking each and every one of us, are we stressed or are we resting? Kaya kung hindi ka pa subscriber dito sa channel na ito, malugod kitang inaanihan to subscribe. Share mo ang notification, share mo ang video nito, okay? Click the notification bell at YouTube mismo ang sa inyo ay mag-remind kung meron tayo mga bagong uploads na videos gaya po nito. Mga videos na makabuluhan tungkol sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoong Jesucristo. The God of Gods, the God of the Universe, the God of the Milky Way na makagagawa ng higit pa sa ano pa mang
pwede nating hilingin o isipin. Huwag natin siyang mamaliitin. Huwag natin siyang ililimit sapagkat si Jesus ang makapangyarihang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat sa ating ika-i-enjoy din naman. Okay? So thank you, and Jesus truly loves us all.